Hello, sir. Sige, pagkasok lang chinelas. Kung di sa gagamutin, di, bibilangin lang daw yung anong araw. Basta mabilis daw kakalat yung bukol doon sa ano niya. Tapos pag hindi naman daw siya agad na ano yun, magkukumato siya. Sabi ng doktor, kaya kailangan na sabi ng doktor, agad, iti-treatment agad para para makasurvive pa manay mao. Yung dalawa ng lalaki dito na lang sa lulod yun. Yun ako, construction. Ay, tatay. Opo. Magandang umaga mga kapobs, no? Nandito tayo sa bahay ni Ate Sally, yung naging amo ni Ginaline, no? Ginaline, Ate Ginaline. At nandito siya ngayon at nagpapasalamat tayo kay Ate Sally na siya mismo ang nagmaneho ng sasakyan, dinala sa Iloilo itong si Ate Ginaline kasama yung kanyang kapatid, para mapasuri doon sa doktor kung ano talaga ang kalagayan ng kanyang sakit. So kasama natin ngayon ang kanyang kapatid, si ano po pangalan ho ninyo, ma'am? Nini na lang po para hindi ka ma'am. Uh-huh. Si Ate Nini. Pero tunay na pangalan ho ninyo? Gay Reyes. Gay Reyes. Uh-huh. Gay. Ano po ang nangyari nung nagpa-check up po kayo sa Iloilo? Nambabi ko, Dr. Kamane. Pwede Tagalog na lang po? Okay. Ah, sige po. Sinabi sa amin ng doktor, pag hindi daw siya ititrint nga dediretso, ay mangyayari sa kanya is parang tuloy na siyang mawawala. So, siyempre di ako makapag-desisyon dahil wala akong pera. Magsusupport lang ako sa'yo. Araw-araw. Alang-alang sa mga anak mo. Bakit? Ano daw yung klaseng treatment ang gagawin ng... Ano kasi daw yung bukol? Sir, yung bukol niya, tutubo ulit pag hindi i-treatment tuloy-tuloy. Mm-hmm. So may nakita kasi si Doc uli ng bukol niya doon. Mm-hmm. Sabi ni Doc sa kanya, tinanong siya kung kailan siya inoperahan. Sabi niya, last year pa daw. So nag-stay pa muna siya ng 1 year bago sa nagpa-chemo. Mm-hmm. So... sabi ng doctors, dapat kinimo ka agad siya nung bago sa tapos siya ng operahan para na yung bukol niya na napatay na yung cancer. Para konti na lang. Uh-huh. Kumbaga, pag hindi daw yun inano, inulit-ulit yung gamutan niya, matutubo yung bukol, pupunta daw sa ano niya, sa lungs niya or sa utak niya. Mm-hmm. Or sa kilikili niya banda, magtutubo daw. Ang dami daw yung tutubo. Mabilis daw. Mm-hmm. Tutubo yun pag hindi agad igagamutin siya agad. Oh, di ba mayroon na nga dito sa kilikili? Mm-hmm, mayroon siya. Alaga. Pero mabilis daw yung kakalat. So pag nagkalat daw yung mabilis, mangyaring mawawala siya. Mm-hmm. Hindi daw masabi kung di sa gagamutin, di, bibilangin lang daw yung anong araw. Basta mabilis daw kakalat yung bukol doon. Mm-hmm. Sa ano niya. Tapos pag hindi naman daw siya agad na ano yun, magkukumato siya. Sabi ng doktor, kaya kailangan na sabi ng doktor, agad, iti-treatment agad para para makasurvive pa manay mao. Oh, anong tawag dito sa treatment na sinabi? Yung tawag nga, parang x-ray mao sir nga, parang ito oh. Ano tawag pa? 3D. Parang 3D, parang city ang tawag niya, parang city planning, parang ganun. Susunugin yung mga bukol-bukol niya doon. Uh-huh. Sa unang treatment niya is dalawang beses siya doon ni una pa lang. Uh-huh. Anang una pa lang doon is anang bill doon is kahigit 23,000. Una pa lang po yun na treatment session niya. Oo, unang session pa lang po yun. Opo. So, sa pangalawang session na yun, doon na yung 33 days niya na araw-araw kami doon sa kay Dok Naga, nagpupunta para ikikimo siya araw-araw. Mm-hmm. Kasi
Oo, iti-treatment siya araw-araw kasi hindi daw ni Doc na maibigay sa kanya ng gulpi yung diretsohan daw kasi parang yung gamot niya parang matapang. Kaya gawa niya 33 days para makayanan ng katawan every, niya. Every day, every treatment, magkano yung magagastos? Nasa 1,680 per day. Malaki ang mga gastos niya. Aabot siya ng, kung 33 days, aabot siya ng higit 55,000. Ganun. 55,000. Ngayon, ang pera niya pa lang ngayon ay nasa, magkano ang pera ninyo? 30,000, ano? Nasa 30,000 po. Ayun. So, may kulang pa siya. Sobra pa siya sa 20 plus. Ay, siyempre, yung gagastusin pa doon sa Iloilo. Malayo sa Iloilo, kung everyday ka mag-travel, 3 to 4 hours, so, magagastusan din kami araw, at saka naawa rin kami kay Ate Sally. Kasi, mabuti itong naging amo ni Ate Jean Dinelin. Kasi libre na kami doon papunta. Bauwi, libre na rin. Eh, naawa kami. Kung kaya ng katawan niya na mag-travel every day. Ang advice kasi ni doktor, hindi siya pwede mag-travel every day during treatment. So she will stay ito sa Iloilo 43 days. For 33 days talaga. Madali lang sana yung treatment. The treatment is 10 to 15 minutes only, pero kailangan niya talaga mag-rest. Hindi siya pwede, sir. So, hanapan ng boarding house doon? So, sir, so far, meron na po akong contact doon na boarding house na kung saan sila pwede mag-stay. Pero papakiusapan muna daw ng may-ari ng boarding house kung pwede sila doon kasi medyo strictly daw ang mayor doon. Baka i-quarantine sila. So far, sir, hindi pa naman sure kung okay yung titirehan nila doon. Pero meron din akong kaibigan na pinapahanap ko pa rin siya, sir, na mas malapit talaga doon sa center na kung saan gaganapin yung pag-treatment. Okay. Sige. Thank you, mama. Yes, sir. Sa malasakit mo dito sa naging tao ninyo po. Yes, sir. Thank you rin, sir, sa kapobre. Dahil kung bukontakin nyo, sir, ay wagid namon may undergo si Jen, I mean. So, sa inyong team, sir, at sa mga viewers, ay abo gid nga salamat gid kinyo. Ang kabay pa, sir, ay pinapangamuyo namon sa Ginoo nga kabay nga tawan pa gid kamo it mayad-ayad nga gawas adlaw-adlaw nga inyong pagpinanaw. Ang tawan man kamo it abo pa nga tao nga magbulig kinyo ang abo pa gid inyong mabuligan, sir. Abo gid nga salamat. Sige po. Thank you, ma'am. Yeah. Yan yung ano, yan yung maganda dito kay Ate Sally, no? Yung si nanay, tinutulungan niya talaga, si nanay Chinilin. Kahit hindi na siya dito nagtatrabaho ngayon, dito. Kasi ilang ano na siya na may sakit nga po. Pero bagkos doon, yung pag-travel niya sa Iloilo City para magpa-check up, talagang siya ang nag-drive, no? Si Ate Sally. So, thank you very much. Thank you din po sa inyo. Sir, thank you rin sa inyo lahat-lahat. Saan kayo nakatira ngayon? Puok. Sa Puok. So ikaw, paano na yan? Kung doon na sa Iloilo to si nanay? Sasamahan ko din siya po. Hanggat matapos yung treatment niya. Malaking gamutan ito. Ano po? Sana ay marami pa ang tumulong sa inyo. Sana po marami pang tumulong sa amin para makaano siya, makatapos siya ng gamutan niya. Marami rin salamat sa lahat ng tumulong sa kanya. Kahit di namin kilala, sa Diyos na lang namin. Yun lang. Paano ng mga anak? Yung anak niya, dun sa kapatid ko, iwan yung babae. Yung dalawa ng lalaki, dito na lang sa lulod niya. Yun nagko-construction. Mga isang buwan din sila mawawalay, ano po. Basta magpakatatag ka, Ate Chinalin, no? Kasi mahaba itong gamutan na to. Kailangan malakas yung loob mo. Isipin mo yung sarili mo, isipin mo yung mga anak mo. Yun. Ngayon, nagbalik kami dito
doon kami nga galing sa bahay nila Ate Ginaline, no? Tapos sabi nila nandito nga daw. Okay. Sige, ibigay natin yung mga tulong ngayon ng mga pinadala ng mga kababayan natin. Ayan, basahin natin yung mga listahan. Ito ayaw talaga to magpabigay ng ano ng pangalan po. Ayaw siya magpa-mention ng pangalan, pero lagi itong tumutulong sa ating programa, sa aming programa po. Ano po? So, pasalamatan natin ito. Nagbigay siya ng 10,000 po para sa inyong. Thank you po sa lahat nagbigay niyo ng hindi nagsasabi kung sino po siya. Salamat. Maraming salamat po sa iyo. Mm-hmm. Tapos mayroon din pong 3,900 pesos mula po kay Kapobring Ibol Beltran. Regards sa pamilya Carpio at Beltran ng Mabilo, Sitcho, Luok, New Washington, Aklan. So taga doon po ang ano, nagbigay po nito 3,900. So overall, mayroon tayong 13,900 pesos na tulong para sa kay Ate Ginaline. Sige po. Maraming salamat sa inyo na nagtawit bulig sa mga hod. Mm-hmm. Abugid na salamat sa tanan. Sige, ibigay natin po sa kay Nanay Ginaline. So Nanay Ginaline, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 500, 1, 2, 3, 4, 13,900. Thank you, good sir. Nagpulig ka ako. Sige lang, Nay. Alakasan mo lang yung loob mo. At saka kung may makuha kayong bahay doon sa Iloilo na maanuhan ninyo, materhan ninyo ano, sa pagbalik. Baka makasama kami doon pagbalik ninyo. Try natin makasama. Tapos, titingnan natin yung kung mga magkano yung sa bahay doon o boarding house na marintahan niya ninyo. Sasagutin na ng channel namin yung ano, 30 days na renta ninyo sa bahay. Ha? Sige. Thank you. Anong pagtulong mo sa amin, sa kapatid ko. Kasi yung babata pa ng mga anak kaila, tapos wala pa yung mister niya. Hindi ko kasi iniwan. Mahirap sabihin eh. Ayaw kasi niya, kaya ganun siya. Dinibdib niya yung problema niya. Kaya ganyan. Wala sa lahi namin nung magka-cancer na ganyan. Uh-huh. Dinidib niya yung problema niya. Sa kanya sa amin nilabas nung huli na nagkasakit mo siya. At kaya, tinago niya? Kaya hindi na namin siya pinagsabihan ng ganito, ganun. Aawain niya asawa, hindi na. Sagot niya lang sa amin, iyaan mo na siya doon. Kaya pinapiya na rin namin siya. Kung saan sa masaya, di doon na lang siya. Kaya sabi ko sa kanya. Nag-asawa ba ulit? Diyan lang, sir. Diyan lang daw, sabi niya, sa unahan naman. Kaya nga kung sabi ko sa kaya, kung asawa ko yun, matagal na lang ganun ng rehas yun. Kasi, wala kasi ano, kasi ayaw niya kasi ng ingay. Mahirap talaga pakialaman yung problema ng ibang ano. Kaso lang, natural lang yun sa kanya. Kung siya gustuhin ko, gusto ko talaga siyang pakialaman. Kaso lang, siyang sinusunod ko na ayaw. Ayaw niya ng ingay. Kahit diyan yun sa kanila, ang biyanan niya, plastic naman yan. Hindi ko ano. So alam na lang ng asawa niya naman na ganito na yung kalagayan. Alam naman niya yan. Kaya alam daw iniwan naman. Dahil nagkasakit siya? Hindi pa naman siya nagkasakit nun sir, nung iniwan siya. Basta, nag-ano lang sila. Magluko. Kaya sabi ko nga sa kanya, habulin mo yung karapatan ng mga anak mo, hindi yung 20-20 na lang araw-araw yung binibigay sa inyo. Ano, nakakabuhay ba ako yan sa inyo? Uh-huh. Anong klaseng ama siya? Kung hindi siya naman lang nagsasabi sa mga anak niya? Uh-huh. Kahit anak lang niya, sanong babae na pag tutulungan niya o suportahan niya araw-araw ng ano niya, mga eskwela na? Uh-huh.
di man lang niya si anuhin. Ah. Sasabihin naman niya dito, tinatago niya yung anak daw niya babae. Bakit? Bata pa ba yun? Di na yung bata? Kaya sabi kaya ko sa kanya eh. Nakakadagdag kasi yung stress na yan. Oh. Kaya kung hiniwalayan ka, na niya, sige lang, wag mo nang masyadong pakaisipin yan. Dito ka na lang sa mga anak mo, yun na lang isipin mo ha. Sabi ko sa kanya, dito naman kami, magsusuporte lang sa'yo. Pag mayroon kami, pag wala, wala kami, pasensya ka. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, gano'n na naman siya. Sige. Alam naman niya yun. Pagbalik ninyo sa Iloilo, itry namin kung makasunod kami. Pag hindi kami makasunod, i-ano na lang, alamin namin kung magkano yung marintahan ninyo doon na bahay. Yes, sir. May message na lang dito kayo ng presyo. Sige, sir. Para ikadala namin yung bahay sa rinta, ha? Yes, opo, sir. Magpagaling ka, magpalakas. Okay. Pinapakain nga namin siya ni Tisali ng marami para pag sa pag-treatment niya eh. Oh. May lakas siyang i-ano sa treatment niya kasi hindi basta-basta ka kung treatment yun i-ano sa'yo eh. Kasi ano eh, sabi kong ganun, kainin mo ang lahat na kung binibigay sa'yo ni Ate Sally, pinapakain naman sa'yo lahat eh. Kaso yung mga healthy pods, yung mga... Consult din ninyo sa doktor kung ano ang dapat niyang kainin. Lahat naman daw, sabi ni Nukwe, pwede niyang kainin po. Oo, pati imbutido dito ni Nasali. Lahat naman daw, wag lang... Basta lahat naman daw kakainin niya. Pinagtawanan niya kami ng doktor kasi siyempre tinanong namin kung anong kakainin niya. Sabi niya, lahat kakainin. Sabi ko, bawal baka kodok ang baboy. Hindi naman bawal yun. Walang bawal? Wala daw. Wala daw bawal. Ayan. Pero pa siguro tayo dito. Bigay mo ito sa... Siyempre kung alis kayo, ano? Dito may anak kayo. Ay, Ate Sally! Ate Sally, yung cellphone mo, Ate Sally! Nagulat ako eh. Tinapon mo yung asawa mo ah. Akala ko kung ano na yun eh. Akala ko si attorney kasi... Palagi kasi nauntog si attorney. Akala ko si attorney. Yung cellphone pala ni, ano, ni Ate Sally. Ayan. Panoorin mo ito sir ha, mamaya. Palagi kayo nanonood yan sir. Ayun. Kaya sabi niya, attorney na pala ngayon si Kalin. Oo. Attorney na to siya. Ito, may konting allowance, no? Bibigay natin para sa anak mo dito. Ha? Bigay mo. Para pag, ano, mayroon silang groceries at kwan, bigas. Bibista-bistahin din namin. Ha? Pero pag aalis kami dito, sir, wala yung babae niya dyan po. Doon sa sister ko, doon sa Bulwang po. Hiwalay sila ng... Kasi puro lalaki yung nandyan eh. Kasi ikaw, ilan ako hiwalay yung babae niya. Doon namin iiwan sa sister namin isa sa Bulwang. Tama. Kaya, kung may ibibigay man lang kami sa kanya, ihahati na lang nilang tatlo yun para sila na yung ano, yung babae na lang mag-ano sa sarili niya, magbabudget na lang. Magkanya-kanya na lang sila budget. Ano itong mga record na ito? Ito na yung kahapon? Po, yan yung po yung galing dun sa, ano po, yung galing sa hospital namin po. Mga istansya. Medical Center? Opo. Certification yan, sir, para tawag pala doon ay radiation therapy? Radiation therapy? Yan, yung unang radiation. Tapos, CT simulation? RT planning and R1 sessions 3D conformal radiotherapy. Ito pwede natin itong i-ano? Pwede natin picturean ito. Paki-picturean ito. Yan natin. Sige. Sige, ito ilagay natin. Case-based breast carcinoma. Lahat ito, nandito yan. Kaya ng tracing. Sige. Pati yung bill. Hindi clear, ay itong CT sa ano po. Radiotherapy. Ito pati may quotation dito. Yung quotation meron dito. Ayan. Meron bukod at may siguro. 8,625. Ihara ka ng photocopy. Or, grad total nga, 73,000. Pobre. Maraming salamat po sa mga tumulong dito ngayon at mula noon, nag-umpisa kay Ate Ginaline. Salamat sa ngayon sa nagbigay ng tulong na 10,000 pesos ating kapobre supporters. And ayaw niya magbigay ng pangalan.
At maraming salamat din sa kay Kapobring Ibol Beltran. Thank you very much po sa inyo. Sige po. Thank you po. Get well soon. Kaya yan, laban lang. Ayan. Sige, kasama ko dito ngayon na maulan na panahon ang buong Pobring Vlogger Team. Si Kapobring Arnold de la Cruz, Kapobring Presi, Kapobring Neil Villanueva at Kapobring Renz Nabida. Maraming salamat po. Magandang umaga.